Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello everyone! Nandito na lang po tayo sa ating palabas na Prima Donnas. Brianna, talaga itong si Brianna, maldita talaga itong babaeng to. Sinira ba naman niya ang sapatos ni Maye? Kaya nung nag-rehearse na sila ni Maye, yung tatlong donas, kasi sa cheering nila doon sa school, napahiya itong si Maye kasi yung nagpagsayaw niya, talagang humiwalay yung swelas ng kanyang sapatos. Kaya hiyang-hiya ito si Maye, pero nalalaman naman niya kasi naririnig ng mga kaibigan niya na si Brianna pala ang may gumawa nito. Samantala, itong si Maye, binilhan ng bagong sapatos ng mga kaibigan at talagang pinagsama-sama nila ang pera nila para makabili sila ng bagong sapatos ni Maye. Samantala, Kendra sinusundan ni Lilian kasi nga nagduda na kasi itong si Lilian, narinig kasi niya si Lilian. Diba last episode narinig ni Lilian si Kendra sa phone, kausap si Henry, na binibitawan yung salitang corona. So, nagdududa na itong si Lilian kaya sinusundan niya itong si Kendra. Pero naman, talagang napansin din yun ni Kendra na sinusundan siya ni Lilian. Tumawag siya na ni Henry at saka pinapadala yung tauhan niya na si Franco. Kaya nung sinusundan ni Lilian si Kendra, nawala niya si Kendra kasi binangga siya nito ng lalaki. Yun pala ay tauhan ni Kendra. Nung binangga siya ng lalaki, ito naman si Henry nagbibideo sa kay Lilian habang kausap yung lalaki kasi ang lalaki binangga na nga siya, nagpapakilala pa siya ni Lilian. Parang ano ba, para sirain lang si Lilian doon kay Sir Jaime para kunwari may lalaki nga itong si Lilian. Nung nakauwi na itong si Lilian, tumatawag itong si Franco kasi binigyan ang number ni Kendra sa number ni Lilian doon kay Franco. So, itong lalaki na ito, tawag ng tawag kay Lilian. Narinig naman yon ang pangalang Franco ni Sir Jaime. Kaso lang sabi naman ni Lilian, wala kang dapat na alahanin kasi hindi ko naman ito kilala. So, hindi mo na kailangan kilalanin. So, nung pumunta si Kendra sa bahay nila, tapos itong si Lilian, andun si Kendra, tapos biglang tumawag itong si Franco, andun si Lilian. Umalis Sir Jaime, kaya talagang si Kendra na yung pumasok. Sabi niya kasi narinig ni Kendra na kausap ni Lilian sa phone si Franco. Tapos sabi ni Kendra na, sino yun? Sino yung sinabi mo, Franco? So nung pumasok na Sir Jaime, kasi pumunta si Kendra sa bahay na Sir Jaime at saka si Darcy, nung pagkasabi noon, talagang ang plano yan ni Kendra, ipag-away itong si Sir Jaime at saka si Lilian para naman makaiganti siya. Pero nung sinabi niya na, Jaime, si Lilian para yatang may ka-LQ doon sa phone, parang talagang sinisiraan niya si Lilian. Tapos nung umalis na sila, sabi niya, sige, mag-usap muna kayo kasi para daw ma-resolve yung problema. Talagang pinag-away niya kasi sinabi niya ang salitang LQ, tapos Franco. Tapos narinig na kasi yan ni Sir Jaime yung Franco sa bibig ni Lilian. So kinausap, andoon, naghihintay talaga si Kendra at si Darcy sa baba ng hagdanan kung nag-aaway na bang dalawa. Tapos nung tinanong naman ni Sir Jaime itong si Lilian, in-explain naman ni Lilian si Sir Jaime na hindi ko nga yan kilala. Ngayon pa naman ba ako magpapaligaw o magpapaligaw sa iba na matanda na ako. Tapos ngayon pa magpapaligaw. Buti naman itong Sir Jaime, talagang buo ang tiwala niya kay Lilian. So, naniwala naman siya nito kay Lilian. So, hindi sila nag-aaway. Pero, itong si Sir Jaime humingi, ito ha, Sir Jaime humingi ng tulong sa mga bata, sa mga anak niya. Kasi gusto niyang surprisahin nga itong si Lilian. Talagang parang king and queen ang dating nila. So parang date nila yon. Kasi hindi naman talaga kasi si Lilian na pumapayag mag-date sa labas. So talagang doon na lang ang plano ni Sir Jaime. Mag-date nga sila pero doon lang sa bahay nila, sa mansion, sa baba. So talagang nagtutulong na naman. Nagtulong-tulong yung mga bata. Agad na tumutulong sila. Tapos nung pumasok na itong si Lilian kasi kinuha na siya ng mga bata sa doon sa bed niya,
sa bedroom niya. So nung lumabas na si Lillian tapos nahanap niya si Sir Jaime, ayun, Sir Jaime, parang ang dating nila ay king and queen kasi gumagawa pa yung mga bata ng ano, yung corona ng ano, king and queen, kahit gawa sa papel, pati yung sing-sing na gawa din sa papel. Sinabi naman ni Sir Jaime, gusto kitang pakasalan, pero kumbaga maaga pa, gusto pa daw niya na kilalanin talagang buo itong si Lillian. So nagsasayaw sila, tapos nag-celebrate sila, nag-iinuman sila. So successful naman yon ang date na yon. Samantala, ito aabangan po natin sa susunod na kabanata. Ito ha, sa susunod na kabanata, Kendra gumagawa ng talagang gumagawa siya ng kwento para masira itong si Lillian. Talagang pumupunta yung mga pulis sa bahay nila ni Lady Prima kasi daw sinasabi nila na alam na nila ang mastermind sa nagnakaw sa corona ni Lady Prima. So sinabi ni Lady Prima kung sino ang mastermind sa nagnakaw ng corona niya. Ito ha, si Franco pumunta, sinabi niya ang mastermind daw sa nagnakaw, sa nakawan sa corona ni Lady Prima, walang iba daw kundi si Lillian. Ito si Lillian ang kanilang tinuro, at si Franco yun, yung Franco na yung tauhan yun ni Kendra. Hindi naman nila alam yun, diba? So sabi ni Lady Prima, ayan ha Lillian, talagang yung tauhan mo na, yung tauhan mo na, yung kasabwat mo na ang talagang nag-ano, parang kumbaga ba, tinatraidor siya. Abangan po natin yan mamaya sa mga bago po dito nga. Naku, napaka-thrilling na yan, no? Sa mga bago po dito na hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po at sana magustuhan niyo po ang aking video. At abangan po natin ang susunod na kabanata mamaya po. Thank you everyone. Bye-bye.